Hello po mga kaibigan, nagbabalik na naman po si Master Jopel Gaspi at hindi natin patatagalin at ituturo ko sa inyo ang follow-up ng aking tansaw, yung reverse tinatawag natin na bungsaw sa Cantonese word ng Chinese bungsaw. Nakatago po sa wika ng Chinese dahil ito ay sikreto. Okay, so maaari rin yung ma-research sa YouTube. Wing, space, chun, space, bung, space, south. Subukan nyo. So, hindi ito sa akin nagmula at matagal na itong ginagamit ng taga-China at huwag nyo nang questionin kung ito ba epektibo o hindi dahil matagal na ito at ako ay gumagamit lang ng kanilang estilo. Okay? Wala na kayo. Subukan natin ang exercise muna tayo. Tapos, ibigay ko sa inyo ang exercise. Wala na kayo? So, ito po mga kaibigan. Kaya kayo, sundan nyo lang ako. Hala na. Okay, ganito lang ang paa. So, huwag na talungin kung bakit pantay ang paa dahil, ano nga ba? Basic pa lang. Okay? Dito muna tayo. Uli tayo sa bungsaw, kaibigan. Yan. Matapos kayo magbungsaw, magtansaw, ikot lang kamay. Ganyan. Okay? So, kaliwa naman. Ayan. Ayan. Pinabalik sa gilid ang kamao. Para inyo maintindihan, nalapitan ko sa kamera. Ayan. Tadaan sa gitna. Dito, gagamit ng tansaw. Ayan. Bungsaw. Balik sa tansaw. Hila, balik sa dibdib at sa gilid. Siya naman, dito sa gitna ng dibdib. Pinawang tansaw at naging bungsaw. Pinabalik. Ayan. So, exercise muna tayo mga kaibigan at pagkatapos nito, bibigyan natin ng paano maghakbang. Okay? Handa na? Handa na kayo mga kaibigan? Sure ba? Okay, simulan na tayo. Isa! Okay, pangalawa. Tawin, mali. Okay, tatlo. Okay, dyan lang muna mga kaibigan, bibigyan natin ang galaw ng paa. Paano ba ito nagagamit sa totoo martial arts kaibigan? Ano ba ito? Kalokohan? Hindi. Ganito po ang explanation kaibigan, kapag nagdidepensa ka, kapag may sumuntok, dito mga kaibigan, kunwari sumuntok sa akin ang kalaban. So, dapat ma-predict mo saan ka iiwas. Dahil kapag hindi ka sure sa iyong pagdepensa, naghahanap ka ng gitna, dapat aatras ka ng konti para mabigyan ng konti panahon sa pag-isip saan ka ba iwas o igalaw ang iyong katawan. Okay, ganito po mangyari kaibigan. Kapag nagdepensa ka, nagtansaw, ganyan. So, kunting kamalian lang kaibigan, matamaan ka na. Pag ganyan, alanganin sa purma kasi iwas ka sa kanan. Diba? Iwas ka sa kanan, ngunit huling-huli na at ikaw ay aabutan ng suntok at maaari kang matamaan. Huwag namang sobrang iwas ng ganyan dahil kita ko sa gilid, huwag kang gaganyan kasi ito ay weakness. Kapag naganyan ka, madali kang i-take down. So, pwede kang yuyoko hanggang 90 degrees lamang. Kapag umabot na sa limit, gagamit ka ng footwork. Okay, matapos ng ganyan kaibigan, pag iwas mo, medyo malapit kang natamaan, atras na ng konti dahil tinuturo ko sa unang technique sa inyo na ang tansaw ay huwag mong galawin sa gilid-gilid. So, dahil hindi mo ginalaw, madali ka mag-shifting nga from mula ka sa kanan, babalik ka sa kaliwa. Dahil, imbis na
dito dada ng suntok dahil malapit kang tatamaan, dito mo sa kanan pupuntahin. So, pamagitan lang ng pag-ikot ng kamay, ganyan lang. Huwag mong itulak, mga kaibigan, dahil mali yan. Huwag mong itulak sa gilid. Pareho pa rin, dito pa rin ang center line. Dahil dito ang contact, dapat ito ay nakapoint sa chest ng kalaban o dibdib. Ganyan. Iikot yan. Ang katawan mo ay kusang umiikot. Okay? Ulitin natin. Matapos ka magtansaw, dahil maaari ka magkamali, ikot lang ang kamay. Sumula sa tansaw, magiging bungsaw. Ang katawan mo, ang shoulder ay ikot na ganito. Dahil nasa gitna ang isang kamay, ang kanan, dito yan, nakasuporta. Maaaring hihilain ang kamay. At ikot na naman ang kamay. Dahil magamit tayo ng sinking block. Ayan. At maaari kang sumuntok. Okay? Ulitin natin, mga kaibigan. So, anong application ng bungsaw? Okay? Siyempre, paikot tayo, kaibigan. Ikot. Punta ako sa kabilang gilid, sa right, sa kanan na dimension. Ayan. Dahil, kung hindi ka sigurado, ikot ka, gagamitin mo ng bungsaw. Okay? Tapos, suportahan ng kamay. Magiging bungsaw, tansaw din ito at hihilain habang ang kamay naman itong kaliwa ay kaka susuporta, maaari kang mag kontrolin ang kamay o pwede mo rin isink, pwede ka rin sumuntok. Ayan, malaking tulong ito, mga kaibigan, lalo na kung gagamit ka ng judo. Sa mga judo masters, mga kaibigan, hindi sila magaling sa paghawak ng kamay dahil tinuturo sa kanila ng sa paghawak ng kimono. Mali kang hawakan dito, yung may long sleeve, hawakin sa kamay. Ganyan ang sa judo technique. Marami akong alam sa judo dahil mayroon akong aklat at na-research ko rin sa YouTube. Sa future soon, pakita ko sa inyo na ang mga lahat ng techniques. Tekdon pa lang, mayroong more than 72 tekdon technique, wala pa sa ground fighting. So, dahil may weakness din yun, so, dapat matuto ka ng Wing Chun. At sa Wing Chun din mayroong weakness, sa kadalas mong ikot-ikot, pwede ka lang madaling matumba dahil ang judo talaga ay mula sa Japan. Mayroon din conflict na nasa inyo kung paano gagamitin. Okay? So, ulitin ko lang, mga kaibigan, yung tansaw. Ano na kayo? Tansaw. So, huwag mong padalin sa gilid. Dahil kapag nakasagit na, madali mong mag-shifting sa pag-ikot. Ibis nga dito, ikot ka dito. Paano ba gumalaw? Nasa paa yun, kaibigan. Ganyan lang, oh. Ayan, ikot na. Kung umikot, gusto mo umikot dito, dito ang maunang ikot. Sunod dito, ayan. Dahil mag-shifting tayo, ganyan. Nasa paa pa rin ito, pa rin ikot. Ayan. Nasa paa ang sikwito, mga kaibigan. Panoorin yung aking paa. Pag ganyan, gumamit ako ng tansaw. Ito ang maunang ikot. Kaliwa. At ikot ganyan. Okay, pag nag-shifting ako, ganito, bungsaw, pupunta na naman ang kipa dito, ayan, ito naman iikot, ayan. Maaari kong hihilain ang kamay mo, ayan, pwede akong sumuntok, okay? So, para na ito, mga kaibigan, pag ganyan, maaari akong sumuntok, at dahil wala itong pwersa ang itong harapan, pwede akong atake ng frontal kick anytime. Pwede sa tuhod atakihin ko. Pwede din akong atake ng roundhouse kick o 45 degrees kick. Pag ganyan. Ganyan. Okay. Pwede din ako mag-plank kick. Ayan. Maaari na pagkatapos dyan, marami din na. Pwede akong gumamit ng paikot na suntok. Okay. Kapag na ganyan, maaari akong sumuntok ng paikot. Pwede din akong atake ng marami sa tuhod. At pwede din akong atake ng frontal kick. Pag ganyan, nag-reverse ako, kaibigan. So, ganyan. Tingnan yung footwork ko. So, una itong iikot. Tapos, yan yung paa, iniikot. Pwede nang hihilain. Ayan. Matapos mo hilain, kaibigan, dahil nasa malapit ka na, pwede mong dadalin ng kamay sa kanyang liig. Ayan.
habang humaharawak sa shoulder ang kamay at pilipitin mo. Ayan. Kung hindi ka kontento sa pilipit, gagamit ka ng internal ripping. Ayan. Kunting hakbang ng kaibigan, yuko at sipain ang likod ng tuhod. Ayan. Kapag natumba na, patuloy ka na sa ground fighting ng kaibigan. So, gagamit ka na ng jiu-jitsu style. Okay? So, diyan lang muna, hindi ko muna explain ang ating ground fighting dahil hindi kayo matuto kapag direct ko kayo. So, dito muna na tayo sa bungsaw. So, dito makikita natin sa chunimtaw, ganyan. Dito natin sa exercise makikita, ito muna, yan. Ganyan ang sa chunimtaw. Kaya ang chunimtaw o little idea, makikita mo ang bungsaw or wing arm block, kaibigan, sa English transition. Dito natin, nana kayo? So, sa harapan natin yung kaibigan, ganyan. Dapat umikot ganyan, nasa ibabaw ang isa. Bakit nga ba ito si babaw? Dahil anytime marito magdepensa. Pwede kang depensa cover. Pwede dahil pag ganito, pwede mo gumamit ka ng tiger hook para ka, hindi ka tatamaan. Pwede ka umiwas kailanman. Gamit ka ng footwork. Okay? So, pwede yan. Pwede ganyan. Pag depensa mo, pasok ang ulo, atake ka agad. Ganyan magagamit ang combination ng aking kalaman. Dahil ito ay sarili kong ginagawa bago pa man ako natuto ng Wing Chun, nauna ng aking Jeet Kune Do na ginagamit ko sa lahat ng aking laban na hindi pa natatalo. Nadaragdagan lang, okay? Pag ganyan ko, pwede ako magdipinsa, atake. Pagkapos magdipinsa, pasok ang ulo, may mukhang atake dito. Pag ganyan lang aking kamay, dito naman ako atake. Ayan. So, balik tayo sa ating bungsaw. Ulitin natin. Sa ikot. Pwede dahil ganyan. Ikot. Suntok. Okay? Ulitin natin. Nung magtanso ka, ikot. Pwede kang hilain. Pwede ka rin gagamit ng sweeping. Gawa ako ng piki at dito ikot. Yan. Ulitin natin. Mari ito gagawin. Tansaw. Bungsaw. Hila. Piki. Ayan. Sa ilalim ako gagamit ng sweeping. Okay. Isa pa. Tansaw. Gagawing bungsaw. Hawakan. Hila. Piki na tap. Ako ikot. Ayan. Pwede ako mag-sweeping. Okay. Sana mayroon kayong natutunan sa vlog na to. At mag-ensayo ka sa bahay nyo. Napakadali mga kaibigan at ito magagamit talaga sa mixed martial arts. Hindi pa lang ito, basic pa lang ito. Mas marami pa kayong matutunan mula sa akin. Dahil marami akong alam na ibigay ko sa inyo, libre lang. Okay? So, sa inyong mga baguhan pa lang, huwag kalimutan mag-respeto sa mga ibigan natin. Huwag ka kayo basta-basta makipag-away kagad dahil hindi pa kayo master. Lalo na kung magiging master kayo, pakita nyo na kayo talaga ay mabuti. Okay? Ito nga pala si Jupin Legaspi. Huwag kalimutan mag-subscribe kung bago pa lang kayo sa channel. Hanggang sa susunod. Paalam!